yung vlogging kahit wala masyadong manunood. Nag-upload ko pa rin yung reels. Parang lahat ng yan, mangyayari lang naman yan. If yun yung wala ka, hingin ka lang ng diretsyo sa goals mo. Lahat ng yan na I will work hard for it. So hi guys, it's me, Grace Cuario, your screen. So for today's video, I'm gonna tell you my secrets. So hindi na siya secret, kasi sasabihin ko na siya sa inyo. Pero tayo-tayo lang ha. So, ciao! So yun, these are some tips na maaaring makatulong sa inyo and makapag-motivate sa inyo on how I stay motivated to study and to vlog. So first, ask yourself, bakit mo ginagawa yan? Anong purpose, bakit mo ginagawa yan? And para kanina mo ginagawa yan? So tatlong katanungan na yun. So first, know your goals. So me, I want to travel. Yung mga nakikita niyo, yung mga lugar na isa ko sa gusto kong mga puntahan. Alam kong napakarami ko pang gusto puntahan, hindi lang dyan. Dami ko pang gusto puntahan, so hindi ako pwedeng maging kamada. Kailangan kong magtapos kasi wala akong pagkukunan ng pera. Hindi ako magtatapos. So I know my goals, kaya kailangan kong gawin yun. Someday, darating din ako dyan. Yung mga picture nakikita, mapupuntahan ko rin yan soon. Claiming it, yes. Just believe and work hard for it. Next is yung mga nakikita nyong bahay, sasakyan, play button, graduation, small business, and licensed professional teacher. Lahat ng yung nakikita niya, I will work hard for it. Hindi man ganun kabilis, hindi man makikuha agad-agad na instant, but I know someday, and I will come to the right time, makukuha ko yung mga yan. Second, prioritize all your goals. Be focused sa lahat ng goals mo. Tingin ka lang sa goals mo, diretsyong tingin. Huwag kang titingin sa ano man sinasabi ng iba, sa ano mang negative na binibigay nila sa'yo. Tumingin ka lang ng diretsyo sa goals mo at makukuha mo yan. And hayaan mo yung iba kung ano man ang sabihin sa'yo kasi ikaw mag-fulfilled na ang Lord. Makalimutan si God kasi siya yung mag-fulfilled ng lahat ng yan. Focus to Him also. So yung goals mo is talagang nasa sa'yo yan. If gusto mo, if persigido ka para maabot yan, maabot mo yan. I know there are so many distractions para makuha yung goals mo. Pero ang lagi mong tatandaan is why you started. So ako, para makapag-focus ako sa pag-aaral, is gusto ko nagtitake notes ako para nandun yung full attention ko. Nagtitake notes ako, sinusulat ko yung mga pinag-aralan namin kasi dun ko mas natatandaan. Number 3, time management. Kuha ka ng mga schedule, everyday schedule, para mas maging maayos yung mga gagawin mo para wala ka masyadong malimutan. Kasi aminin nyo din, kahit ako, sarili ko, hindi rin ako masipag gumawa ng everyday schedule ko. Ako yung tipo na go with the flow lang mga mangyayari sa araw na to. Important talaga na mag-everyday schedule ka and mga schedule na gagawin mo para mas maging organized at nakikita mo kung ano yung mga nagawa mo at mga hindi mo nagawa. Number 4, avoid distractions. So, dyan nabanggit ko nga kanina, na just be focused sa lahat ng yung ginagawa. Sa akin, ang distractions ko, yun sa pag may ginagawa ako, is social media. So, yun, less use of social media sa akin. And sa inyo, tingnan nyo kung ano yung makapag-distract sa inyo sa mga ginagawa nyo. Being able to be focused, know your strength and weaknesses. Number 5, do exercise and workout. So for me, kung nakaka-help siya para ma-motivate ako, the purpose of workout for me is not only to be fit, but also to improve my mental health. Kasi if problem is mental health, lahat, physically, emotionally, socially, is lahat damay sa'yo. Yun, connectado siya lahat. Protect your mental health at all costs. Number 6, motivation quotes or motivational video. So sa akin, yun talaga, minsan pag unmotivated ako, kailangan ko makabasa ng mga motivational quotes para maging motivated. Kasi talagang malaking help siya sa atin. Kung ano yung naririnig natin, kung ano yung nababasa natin, napapanood natin, may contribute sa atin. It affects us. So be wise sa mga pinapanood, pinabasa nyo. So these are my motivational quotes. Pag ako talagang unmotivated, super unmotivated, kubasahin ko lang yung mga yan. Parang yung may power sila sa akin, nakagbibigay sila ng strength sa akin para maging motivated. Number 7, surround yourself with positive
positive people. Not in COVID, but positive mindset, positive in life. And it's very important kung kanino ka sasama at kanino ka makikinig. Piliin mo yung mga tao makakapag-help sa'yo, makapag-grow sa sarili mo, makapag-push sa'yo para gawin yung the best mo, para ilabas yung better self mo. Kasi pag sinurround mo yung self mo sa mga taong negative, mapapasama ka rin sa kanila at magiging ganun ka din. So, better na piliin mo yung mga taong talagang that will help you. And also, be a positive din para sa iba. Kasi alam kong hindi lang ikaw ang may kailanganan, kundi ang lahat. It's better na huwag tayo maghilahan pa baba, kundi maghilahan tayo pataas. Number 8, have a break and rest. So yan, minsan guilty talaga ako if ginagawa ko yun. Alam mo yun, yung pag nagpahinga ka lang, feel mo unproductive ka na sa araw na yun. Pero hindi, hindi siya masama guys. So kailangan mo din ng break and rest. Lalo na pag super dami mo nang nagawa, kailangan mo yun. Every time na may ginagawa ka, maglagay ka lagi ng rest time, ng break time, kasi mag-burn out ka. Kaya mas hindi ka lang magiging productive, mas magiging worst lang yung ginagawa mo pag pinilit mo siya. And do not force yourself para gawin yung bagay na yun, pag hindi mo na talaga kaya. Kasi hindi lang magiging maganda ang resulta ng ginagawa mo. Number 9, positive. Not positive in COVID, just like what I said earlier. Ikaw din mismo, hindi lang kung ang sino yung mga nakapaligid sa'yo ang dapat na positive in life, a positive mindset, kundi ikaw din. Spread positivity. And to be positive, always look at the best. Kaya hindi porket nandiyan ka pa lang sa kinalalaki mo ngayon at wala ka pang nararating, wala ka pa na-achieve, is wala na. Lagi mo tatandaan na there is a perfect timing for you. Na ang Lord is naka-plan sa'yo, meron siyang timeline para sa'yo. Na hindi perfect na abot ng iba na mas mabilis yung kanila, is ikaw yung nandiyan ka pa rin, is wala na, talo ka na. No. Kasi alam kong yung mga taong yun, yung mga taong nandun na sa kanilang achievement, is alam kong bago nila marating yun, is napakadami din nilang napagdaanan. At yun, pag may nakikita kayong taong nandun na layo na nang nararating, just be proud for them. Kung hindi nyo man kayang silang supportahan, just respect them, kasi hindi nyo alam yung napagdaanan ng mga taong yun. Lalo bago nila makuha yung mga yun. Number 10. Believe in God and yourself that you can. Because with God, nothing is impossible. Just believe. Naniwala ka rin sa sarili mo na kaya mo yan. Kasi if hindi ka naniwala, walang mangyayari. Parang lahat ng yan, mangyayari lang naman yan if naniniwala ka na makukuha mo at darating ka din dun. Imagine na pangarap ka tapos hindi ka naniwala na kaya mo at wala kang ginawa. So, it's just nonsense. So, if you have a dream or goal, you must believe and claim it. If it is God's will to you, it will happen. No matter how hard it is. That's how I stay motivated. Sa lahat ng yun, kung bakit ako nagpapatuloy sa aking mga ginagawa, at bakit ako nagpapatuloy sa goals ko, why I stay motivated studying and vlogging, yun lahat yung dahilan na yun. Addition and reminder, it's okay to feel unmotivated sometimes kasi hindi naman laging motivated ka sa lahat ng ginagawa mo. May mga times talaga na darating ka dyan, and if unmotivated ka, it's normal guys. Kasi tao pa tayo, may nararamdam pa tayo, hindi tayo laging motivated. And we're not perfect to be motivated always. Just don't stay being unmotivated. You need to move forward. And yun, related din na it's okay na to be unmotivated is it's okay na to be productive every day. Hindi tayo robot kasi napapagod din tayo. We're not perfect. If napapagod ka, pahinga mo lang yan. And saka ka magpatuloy again. Next, it's okay to make mistakes. Just like what I said, we're not perfect. If may nagawa ka mistake, learn from it. At mo na ulit-ulitin siya. And next, don't pressure yourself. If pinipressure mo yung sarili mo sa mga bagay na yun, hindi mo lang yun ma-enjoy. Mabigat yun sa pakiramdam. Gawin mo lang yung mga bagay with all your heart and with all your passion. Still vlogging kahit wala masyadong nanonood. Nag-vlog ko pa rin breeze kahit wala masyadong nanonood. Nagpapatuloy mo pa rin. Sino nanonood na? Okay, so it's okay. Sa akin mahalaga kung ano kadami nanonood. Ang mahalaga sa akin kung sino yung mga nakakarinig. Kahit iilan lang yan. Kasi may nanonood, masaya ako dun. And my purpose of vlogging, it's just not about the views. It's my memories. Gusto ko makita dito yung growth, improvement ko sa mga ginagawa ko. And yung mga nangyayari sa akin. Kasi ako, this is my purpose para ma-keep lahat ng views. Gusto ko ito yung mga mababalikan ko. At makita ko yung difference ng dating Grace
sa ngayon. And pag ginagawa ko to, masaya ako. That's why I'm still vlogging and then studying for my future. Kasi ako yung tipo na madami akong gusto sa buhay. Kung paano ko yun makukuha, paano ko yun mabibili lahat kung wala akong gagawin, kung hindi ako mag-aaral. So, kailangan kong kumilos at kailangan kong pagbigyan pag-aaral ko. That's why I'm still motivated. So, if may naririnig kayong ingay, pasensya guys, kasi naulan talaga at ang lakas ng ulan. So, dito na rin natapos ng video na to. And thank you so much if natapos mo itong video na to. And just continue pursuing your goals. And don't mind the others. Just continue what you've started. So, yun. Bye. God bless.